Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Hayaan ninyong simulan ko ang sulat ko sa pagbati sa inyo ng isang masaganang bagong taon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Aura, isang retiradong government employee at tambalanista since 2005. Sumulat ako para humingi ng payo. Galing ako sa malaking pamilya na hindi naman malaki ang kita. Ang resulta, lumaki kami ng mga kapatid ko na salat sa lahat ng bagay. Nasanay kaming panganay lang ang nakakaranas ng bagong damit at gamit. Lahat ng pinagliitan niya at pinaglumaan, ipinapasa hanggang makarating sa bunso. Naalala ko pa, kulay berde ang uniforme naming palda sa eskwela. Ako ang bunso at pagdating sa akin, asul na ang kulay ng palda. Pagdating naman sa pagkain, kailangan hati-hatiin lahat. Nung bata ako, akala ko sobrang mapili sa pagkain ng nanay. Ayaw niya ng cake, hindi siya kumakain ng ice cream, hindi niya gusto ang egg pie. Ngayon ko lang naisip na sinasabi lang niyang ayaw niya para magkasya sa aming magkakapatid. Bata pa lang sinabi ko na sa sarili ko na hindi ko uulitin ang sa tingin ko pagkakamali ng mga magulang ko. Mag-aasawa lang ako kapag financially handa na ako. Mag-aanak lang ako nang kaya kong buhayin. Nais kong lumaking komportable ang mga anak ko. Na-achieve ko naman tambalan. Nagdesisyon kaming mag-asawa na dalawa lang ang magiging supling namin. Napagtapos namin sila sa magandang paaralan. Nagtatrabaho na sila ngayon at umalis na sa poder naming mag-asawa. Sa New Zealand namamalagi yung isa at yung isa naman nasa Australia. Malayo sila sa amin buong taon pero kapag panahon ng Kapaskuhan, umuuwi sila for 10 days para makasama kami. Hindi ko maitatago na yun ang pinakamasayang 10 araw sa buong taon ko. September pa lang, inaayos ko na ang bahay at pinagmumukha ko ng Pasko. Naghahanda ako ng menu habang nakabakasyon sila. Niluluto ko yung mga pagkaing paborito nila noong mga bata pa. Sa gabi, tabi-tabi kaming natutulog sa isang silid gaya nung maliliit sila. Yung kama naming mag-asawa sa kwarto ay talagang pinasadya para sa 4 na tao. Kahit nung dalaga at binata na sila, natutulog silang kasama namin kapag may sakit, kapag malungkot, or kapag nanood ng TV kasama namin at tinamad nang bumalik sa kanilang kwarto. Tapos na ang Kapaskuhan tambalan. Tapos na ang bakasyon nila at bumalik na sila sa kanilang trabaho. Malayo na naman sila sa akin. Umagang wala na sila, may kirot sa puso naming mag-asawa habang kumakain kami ng agahan. Yung mga upuan kasi nila sa pagkainan, makante na naman. Nagluto ako ng sinampalukang manok noong isang araw at naluha ako habang nagbibigay ng sampal. Paborito kasi yon ng anak kong babae. Comfort food ang tawag nito.
Noong maliliit pa sila, ang gulo-gulo ng bahay namin. Nagkalat ang mga hinubad na sapatos, nasa sahig ang mga hinubad na damit, butas ang sofa dahil tinusok ng lapis, may sulat at drawing ng crayola ang mga dingding. Laging mainit ang ulo ko, kakainis ng kalat at kakalinis ng hindi maubos-ubos na dumi. Maingay, magulo. Dadalawa lang sila pero kapag naiwan ko sandali, halos magpatayan na. Kung hindi nag-aaway, nagtatawanan na malakas at nagsisigawan habang naglalaro. Ngayon, tahimik na ang bahay. Malinis. Wala nang mga sulat at drawings sa pader. Wala na yung mga sapatos na nakakalat sa sahig. Wala nang maruruming damit na kung saan-saan nakasabit. Wala na kasi yung mga nag-iingay at nagkakalat. Malayo na sa amin yung mga anak naming ilang dekada naming kasama sa bahay at sa buhay. Ilang taon na din naman kaming ganito, pero hindi ako masanay-sanay. Malungkot ako sa tuwing aalis na sila. Nagiging iyakin ako ilang araw matapos namin silang ihatid sa airport. Enero pa lang, binibilang ko na kung ilang araw na lang bago magpasko ulit. Tambalan, may mapapayo ba kayo para maibsan ang kalungkutan ko? Paano ko kaya maitatawid ang mga araw hanggang Disyembre? Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista. Hi, Aura! Alam mo, bago ka namin bigyan ng payo kung anong gagawin mo para maitawid ang mula ngayon hanggang December ulit. Medyo matagal-tagal pa, no? Kasi isang taon pa talaga ang ating gugugulin. Ang mas matinding reflection na pwede nating makuha mula sa kwento ni Aura is yung talagang ang bilis lang maging bata ng mga bata, 'di ba? Yes. Minsan lang sila maging bata. Wala lang, nakaka-guilty lang yung mga ganitong klaseng kapag ka nakakarinig ka ng first hand story ng mga ganito. Magigilty ka dun sa mga moments na may kinurot kang bata kasi nagsulat ng pen, gamit ang pentel pen sa kama. Yan, sa yung, dingding. Sa dingding. Yung mga ding, permanent marker. Permanent marker. Yung mga, yung nakakalurky kasi meron, buti nga ngayon, partner, na uso na yung tinatawag na washable marker. Yung mga water-based. Oo, mga water-based, ganyan. Pero kahit naman bilan mo sila ng ganun, mas gusto nilang permanent. Diba? Diba? Tapos may mga ganyan na may makukurot kang bata, may masisigawang ka, maiirita ka kasi kalilinis mo lang, nakatapak ka na naman ng dinosaur. Diba? Yung mga laruan. Ang masasakit sa paa kapag natapakan. Totoo, Lego, dinosaur, kotse, lahat ng may gulong, 'di ba? Truck, 'di ba? Mga matatapakan mo 'yan eh. Yung kalilinis mo lang, ka-picture mo lang na ang ganda doon sa lagayan ng mga damit at mga gamit, 'di ba? Mm-hmm. Kakalatin nilang lahat 'yan, 'di ba? Ganadong-ganado silang ikalat, hindi isa dalawa, kundi isang kahon o isang basket ng mga laruan. Ang lungkot kahit nasabihin mong ang kukunin mo lang dalawang laruan lang, 'yun na laruin mo, hindi po mangyayari yan. ang gagawin po nila, itatapo nila talaga lahat ng laman ng box na yan, di ba? Kahit pa sabihin, disiplinahin mo naman ang sarili mo, di ba? Kung ano lang yung carry mong laruin, yun lang ang laruin mo, hindi po yan susunod, di ba? At nakakalungkot isipin na minsan napapagalitan, nasisigawan, minsan nakukurot pa, 'di ba? Nasisipa, 'di ba? Nakita ko nga pinakain mo yung isang laruan sa anak mo. Huwag ka magulo. Nailabas niya na 'yon. Pumasok siyang Lego, lumabas siyang Lego. So bali wala namang nabawas. Wala, okay naman. Ayos naman ang lahat. Walang natira. Charay. 'Di ba? May mga ganun na parang mapapagalitan mo kasi nagsulat, hindi dapat magsulat sa ganyan. Ako partner kaya hindi kami nagagamit ng puti. Bihira kang may makitang kulay puti sa bahay namin. Bukod sa maitim naman talagang aming budhi.
Para mag-match siya, 'di ba? Alam ko talagang may mga bata. At habang may mga bata, sigurado ako na kahit sabihin mo sa kanilang huwag tatapak ng huwag tatapak ng may sapatos o kahit sabihin mo sila maghugas muna ng paa bago tumapak sa mga puti, 'di ba? Puting bedsheet, puting sofa, ganyan. Oh. Hindi mangyayari. Kaya hindi nila susundin 'yan. Hindi talaga, kaya wala kaming kulay puti sa bahay namin. Ganado sila nagtatatapak sa sofa. Oo, gusto nila ng may yun. Sapatos, correct, ng may diba? Chinelas, kahit sabihin, yung marumi yung paa nila. Correct, 'di ba? Kahit pa sabihin mong ilang beses, 'di ba? Kahit kaka-car wash lang 'yan. Sasakyan, kahit kaka-car wash lang, naku. Kakalati nila yung French fries diyan. And ako para sa akin, there are days na nakakapagod. Lalo-lalo na kung kalilinis mo lang o kaya effort mo lang pumunta sa car wash, ang tagal mo doon, 3 oras ka naghintay, 'di ba? Tapos pagbalik kakalatan lang talaga, 'di ba? Pero sa totoo lang, minsan lang sila ganun. Dadating totoo. Yung panahon, lahat ng description ni Aura na sinabi niya na wala na nakakalat na sapatos, wala na nakasabit sa kung saan-saan ng mga damit, wala na mga chinelas na wala sa pwesto, wala na yung mga hapagkainan na laging maraming hugasan, mawawala din lahat yan kasi matitira sa loob ng bahay, 2 na lang. Aww. Diba? Mangyayari at mangyayari. Kaya isang paalala na habang sila po ay bata, habang kayo pa ang bida ng kanilang mga buhay, diba? Gawin nyo din po silang bida ng buhay po ninyo. Diba? Totoo natin, yun. Diba? Kasi as parents with the small kids, relate kami ni partner sa ganito. Minsan oo lang, naman. Before we all know it, di ba mga kabisyo, ang lalaki na nila. Magugulat ka, may iba ng mundo. Magugulat ka, may iba ng mga kausap, hindi na lang ikaw. Oo, may diba? Iba ng hinahabol yan. Sa true. Kung ngayon ikaw pa yung hinahabol ng mga anak mo, namnamin mo yan kasi darating talaga yung time. Nako! Ikaw naman yung maghahabol sa totoo. Kanila kasi meron na silang ibang hinahabol. Yes, yun yung true. Mga jowa nila, yung mga crush nila, yung mga apple of their eyes nila. Oo, iba na. Yun. Iba na mga gusto nilang pagkwentuhan na nangyari sa araw nila. BFF nila. Correct. Hindi na ikaw. So habang minsan 'di ba may mga ganun tayo, absent-minded tayo sa mga kwento ng mga anak natin. Pero ang dami nilang kwento, 'di ba? Mamimiss mo 'yan. Oh, kasi katatampo mo 'yun. Para bakit ang dami niya palang kwento tapos hindi ko alam. Tapos correct. Nagkakaintindihan sila ng BFF nila o ng tropa nila kasi sila yung naka-experience noon nang hindi mo alam. Yan. And deep inside, syempre nasasaktan ka. Maraming ganong klase ng nanay. Ako talaga kapag nakakarinig ako ng ganitong klase ng kwento, masarap siyang pakinggan mga kaibigan. Bakit? Kasi summary po ito ng kwentong pagdadaanan natin. Yes, yung true. Yung kwento ni Aura ay summary o kumbaga isang libro na pinagdaanan niya na pagdadaanan ng mga batang magulang pa ngayon na parang hindi pa natin nakita yun eh. Mm-mm. Diba na pagdating ng panahon 2 na lang pala kayo sa bahay. Yung dating magulong bahay diba mawawala yun. Mm-mm. Kasi magiging 2 na lang ulit kayo. Nakikita sino kayo yung mag-asawa natin, na lang? Nakikita lang natin sa videos. Oo. Nakikita lang natin sa imagination kasi katulad nito kwento ni Aura pero tayo mismo dahil bata pa yung mga anak natin hindi pa natin nararanasan. Yes. Kaya nga it's more of mas pa itong mensahe na ito. Sorry na Aura, balikan ka namin doon sa talagang gusto mong next week, wait correct. Ka lang ha. Para meron kang something to look forward to, 'di ba? Ang pinaka-importante issues talaga, it's really a reminder for parents with small kids, yes. 'Di ba? Na namnamin, i-enjoy ang bawat moment with them. Lahat ng pwedeng bonding moments na pwede ninyong gawin na hindi naman kailangan mamahalin lagi. Kahit napakasimple lang na pagpunta sa tindahan, 'di ba? Or makinig sa kanila habang sila ay nagkukuwento or tumutok sa kanila habang sila ay naglalaro, gawin po natin. 'Yun yung parang talagang pinaka nakuha kong lesson mula sa kwento ni Aura kasi dadating ang panahon ilang buti nga ikaw may 10 days ka pa eh may mga iba pumupunta lang sila sa kanilang mga magulang ng mismong Christmas Day. Mm-mm. Christmas Eve hindi na nila kasama at maiintindihan kailangan din natin maintindihan yun kasi may sarili-sarili din silang pamilya, 'di ba? Maswerte ka pa nga sa 10 araw eh. Na dinadalo ka na kasama mo tapos tabi-tabi kayong natutulog. True. Ang cute ng kwento na yun. So parang guys, kami sa kwentong binigay mo sa amin ngayon Aura, kami nagkaroon kami ng road map na parang ayun din pala yung patutunguhan namin balang araw. So habang wala pa kami doon, nasa journey pa lang kami, 'di ba? Nasa daan pa lang kami ng kwentong pinagdaanan mo. Nanamnamin na kaagad namin yung journey na yon. Yes. Nakasama namin yung mga anak namin habang makalat ang bahay. Correct. Nanamnamin namin na habang kami yung hinahabol, 'di ba? Nanamnamin na sama-sama kami kumakain kasi
darating talaga yung time, dalawa na lang ulit kayong kakain sa pagkainan. It's a sad truth. Correct. Diba? Nangyayari talaga yun. Correct. So this is also a lesson not just for young parents but also for the children. May ganito pong struggle ang mga nanay natin, ang mga tatay natin, ang mga magulang natin nang hindi natin alam habang tayo ay malayo na. Although hindi naman tayo masisisi kasi darating talaga yung time na magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay, mag-establish tayo ng kanya-kanya nating pamilya. Pero wag sana natin kalilimutan na meron pong gantong pinagdadaanan ng mga magulang natin habang wala tayo. Correct. So anong gagawin natin? Anong practical na pwedeng gawin? Yan. Habang malayo po tayo sa kanila, kumustahin din natin kahit wala tayo physically. Truth. Kahit hindi natin sila kasama face to face. Diba? Video call. Ang bilis na constant communication. Correct. Kumbaga partner, no excuses na ngayon eh. Dati ano, isipin mo, na-experience pa natin yung party yung magre-record sa tape. Tapos kailan pa dadating yung tape mo yun. Ibo-voice tape mo, kailan pa dadating yung voice tape. Yan. Diba, nirecord mo siya birthday mo, dumating Christmas, diba? Minsan di pa nakakarating. Diba? Kasi absent yung kartero. Kartero! Alam niyo pa ba yung role ng kartero? Diba? Dumating man, nasira yung tape, kinain ng kaset. Correct, totoo. Diba? Ngayon mga, kung di kayo makarelate, palibasa, late na kayong pinanganak lahat. Diba? Kaming mga nakarelate sa kartero, tape na kinain, kasip tape na nag-record, voice tape, ba? Diba? Relate kami dyan. Mas mahirap pa nga nung araw eh. Mas madali na ngayon to communicate. Correct. Diba? So yun yung ano, yung pinaka-practical na pwedeng gawin ng mga magulang at ganun din ng mga anak. Mm-mm. Pareho kayong gagawa ng paraan to communicate to each other. Great. Para maramdaman nyo yung presence ng ano, ng bawat isa. Tama. So in that case, maiiwasan yung pangungulila. Napaka-importante po nun. Mm-mm. You call your parents at si parents, kumustahin din yung mga anak ninyo. Correct. Kumustahan kayo na parang as if. Oh. Yung alam nyo yung nangyayari sa bawat araw. Updated. Kasi nga, correct. Kasi updated sa latest happening. Updated sa latest chika. Kung marites ka sa office mate mo, mas maging marites ka sa buhay ng nanay at tatay mo. Kumusta na ba sila? Totoo yun. Kasi diba? Meron ganyan habang nagpipiga ng sampalok ay umiiyak. Correct. Kaya maasim po yung sinigang. Sa true. Kaya may talagang tamang-tamang asim at alat. Oh. Diba? May kasama kasing luha. Oo, eh. Na hindi natin alam ha. Sa true lalo. Maraming diba? Ganyan kwento yung mga nanay at Correct. Tatay natin na dapat aware tayo, sensitive tayo sa kanilang nararamdaman na kapag wala tayo, sobra po yung pangungulila nila. Pwede Tama. Natin silang invite kapag weekends. Yes. Napadalhan natin sila ng pang-grocery. Kasiyahan ng mga yan, ay naalala ako ng anak ko. Correct, ganun. Mana, kung malalayo talaga, hindi na makauwi pag weekends kasi Australia tsaka New Zealand, partner, hindi na ubus na lahat sa ano. Kakabiyahe. Yung sama-sama sila pero wala na silang pera. Sama-sama silang pagod. Correct. Sama-sama silang ano? Ano ba? Tuyot-saurus. Walay-saurus, gangay-saurus. Yan. Utang-saurus, di ba? Yan. Okay, kung hindi posible, a video call at chat, messenger. At pang-grocery talaga. Pang-grocery. Oh. Pero na pinaramdam mo na hindi ka nakalimutan, will do. Totoo diba? Yun. At hindi na namin ididikta yun. Alam nyo na yung dynamics ng pamilya ninyo, kung ano yung magpapasaya sa mga magulang ninyo. Yes. At mabalik tayo dun sa talagang tinatanong ni Aura. Ano bang gagawin para maitawid ang mula January to December, 'di ba? Balikan mo lang din Aura, syempre, or maghahanap ka ng ways na maging masaya din, 'di ba? Kaya nga 'di ba, kapag medyo mas matanda na, mas aktibo na si simbahan. So pag nag-active sa church, anong ginagawa, 'di ba? Mas maraming nakikilala. Mm-hmm. But before we all know it, hindi ka na makausap ng mga anak mo, ang dami mong sinarihang organisasyon, 'di ba? At lahat sa organisasyon yun, ikaw ang presidente. Correct, 'di ba? Officer ka. O di naman kaya zumba-zumba, yung mga ganon, yung tipong mauubos na yung oras mo. Meron akong mga kalalang ganyan partner na sa sobrang kabisihan nila sa kanilang social life. Kasi all their lives, they took care of their kids. Mm-hmm. So inaalagaan nila yung kanilang mga anak, edi nakakalimutan na yung kanilang sariling social life. Nung finally nagsiliparan at nagsialisan na yung mga anak, nagkaroon ng social life. Mm-hmm. Diba? At yung mga anak, hindi na makausap yung nanay kasi yung nanay at tatay laging wala. Oh. Kasi nga, may social life. Diba? Correct. So yun yung sasabihin namin sa iyo, Aura, develop your social life. Tama. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!